Matapos ang mahigit 7 taon, lusot na sa lahat ng hinarap niyang drug case si dating Senadora Laila De Lima. Sa desisyon ng korte, sinabi nitong bigo ang prosekusyon na patunayang guilty si De Lima at iba pang akusado. Nakatutok si Mari Zumali. Matapos ang 7 taong paglilitis, acquitted o pinawalang sala na si dating Senadora Laila De Lima sa huling natitira sa kanyang 3 drug case. Ito'y matapos pagbigyan ng Muntinlupa Regional Trial Court Branch 206 and the murder to evidence na inihain ni De Lima. With the grant of our demurrer to evidence, which is tantamount to acquittal, that means I am now completely free and vindicated. It's very liberating. And the murder to evidence ay motion na inihahain ng depensa kung tiwala silang mahinang ebidensya ng prosekusyon na hindi na nila kailangang magpakita ng sarili nilang ebidensya. Ang 3 kaso ay kaugnay sa umano'y pakikipagsabuatan at paggamit sa mga inmates sa ilegal na kalakalan ng droga sa Bilibid upang makalikom ng pondo para sa kanyang pagtakbo bilang senador noong 2016. Sa desisyon ni Presiding Judge Jenner Guito, sinabi nitong nabigo ang prosekusyon na mapatunayang guilty beyond reasonable doubt ang lahat ng mga akusado. Bukod kay De Lima, acquitted din sina dating opisyal ng Bureau of Corrections sa si Franklin Bucayo, ang dating bodyguard ni De Lima na si Ronnie Dayan, dating aide na si Jonel Sanchez, at dating police asset na si Jose Adrian Dera. Pebrero 2017, naarestohin si Noy Senador De Lima para sa kasong pakikipagsabuatan umano sa mga drug dealers sa loob ng Bilibid nung siya'y Justice Secretary pa. Una na rin siyang na-acquit sa 2 iba pang drug case laban sa kanya matapos ang mahigit 7 taon. Sinabi ngayon ni Presiding Judge Guito na maaari na raw niyang ma-enjoy ang ikangay unmitigated freedom. 6 taong nakulong si De Lima bago napayagang makapagpiyansa ng 1 taon. I respected the rule of law. Despite the pain and the injustice of it all, I confronted the charges head on and I went through and endured the whole process. Panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ng kasuhan at makulong si De Lima. Kay Ginoong Duterte, kayo ngayon ang mananagot sa mga kasalanan niyo sa taong bayan. Isa lang po akong biktima. Libo-libo mga Pilipino ang pinaslang nila nung nakaraang madugo at peking war on drugs. Nandyan ang ICC. Tumutulong po tayo. I've been saying that na handang-handa po ako na tumulong talaga sa ICC para makamtan ang hustisya ng mga naging biktima. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng dating Pangulo. Ang mga taga-suporta ni De Lima nagbunye sa desisyon ng korte. Pinag-aaralan naman ng kampo ni De Lima ang mga kasong ihahain nila at mga magiging susunod na hakbang. Ang prosekusyon naman, we are not discounting the possibility of exhausting all proper legal remedies. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras. Ibinasura din ng Quezon City Regional Trial Court Branch 76 ang kaso ni dating Senadora Laila De Lima na disobedience to summons. Kaugnay ito ng reklamong inihain ng liderato ng Kamara noong 2016 dahil sa umano'y pagpayo nito sa dating bodyguard na si Ronnie Dayan na huwag dumalo sa imbestigasyon ng Kamara sa iligal na kalakalan ng droga sa Bilibid.